Okay, a video vlog check everybody, Azrael here, and we are back again for another tech vlog. And you are watching my YouTube channel that features lifestyle, travel, food and tech, and also unboxing and checking out this new smartphone from Samsung Philippines. So we have here a new phone for the first time ever, I think 14 years, makakatry tayo ng bagong phone ni Samsung. 14, hindi naman mga 14, mga 12 years, after 12 years, makakatry tayo ng bagong Samsung phone. At I'm very happy to see na finally, yung PR ni Samsung napansin din tayo. Grabe, ang dami ng phone ni Samsung. Ngayon lang ulit ako makakapag-try itong bagong phone nila, which is the Samsung M53 5G. Parang 2 years ago, no, nag-unbox ako ng Samsung M51 phone yun ni Mama. At unboxing lang siya, hindi ko na test yung camera niya and also the vlogging kasi ginagamit niya. But this time, after 2 years, M53 na yung bagong phone at naka-5G na siya. Actually, this review unit from Samsung Philippines, wala siyang box, wala siyang manual. So, hindi tayo makakapag-unboxing. We are going to do a setup at saka let's check out the build quality of the Samsung M53. Kasi wala tayong box eh, wala tayong mapapakita. So, ganito-ganito na lang yung talaga itsura nila. Ganun palang ginagawa ni Samsung nung hindi sila nagpapadala ng box or brand new unit. I'm not sure if this is a engineering unit or the actual thing na binibenta sa mga stores. Pero, check out yung super ganda ng itsura niya. Ito ay 6.7 inches na screen. So, bago ko i-setup ito, explain ko muna sa inyo yung tech specs ng Samsung M53. Ito yung part na liliit na lang ko at mag-aala press con tayo. Alright, are you guys ready? Ito yung specs ng Samsung M53 5G. So I mentioned earlier, no, Samsung M53 5G meron siyang 6.7 inches na Infinity O display na Super AMOLED Plus yung kanyang screen. Meron siyang 16 million color depth at meron siyang 1080x2040 FHD Plus. Meron siyang 120Hz na refresh rate. Wow, ang ganda nito. At gumagamit siya ng Corning Gorilla Glass 5 sa kanyang screen protection. For the OS, gumagamit siya ng Android 12 One UI 4.1. For the processor, gumagamit siya ng MediaTek MT6877 Dimensity 900 na may 6nm. Ito ay octa-core 2.96GHz at ang kanyang GPU is Mali G68MC4. For the memory and storage, gumagamit siya ng 8GB of RAM, yun yung kanyang memory, at 256GB na storage na expandable yung kanyang slot ng up to 1TB. Ayan, pwede nyo siyang expand up to 1TB. Gumagamit ito ng micro SD yung sa kanyang slot. At meron siyang tawag na Virtual RAM Plus. Nag-research ako ng konti, no? So sabi dito, pag meron kang 8GB of RAM, it means that yung virtual additional mo na virtual RAM is 8GB din. So lumalabas parang 16GB siya. Pero yung the half is virtual RAM. Hindi ko alam kung paano gumagana yun, but mag-research tayo more about it. For the rear camera, gumagamit siya ng, I think mga ilan to, 1, 2, 3, 4. 4, it's a quad camera siya na may 108 megapixel, meron siyang 8 megapixel, tsaka dalawang 2 megapixel. Na merong aperture na 1.8, 2.2, 2.4, tsaka 2.4 ulit. So meron siyang digital zoom up to 10x, meron siyang autofocus, pero wala siyang OIS. Hindi siya stabilized for the video. I'm not sure for that, no, pero i-check natin niya pag nag-test tayo ng vlog test. So nakakapag-record siya ng video up to 4K 40fps at 1080p na 30fps. Meron siyang slow motion na 240fps na HD. Uy, gusto kong itry itong slow-mo na to. At meron siyang LED flash, saka panorama at HD feature. Yun yung sa rear camera. For the front camera, meron siyang 32 megapixel na may aperture na 2.2. Wala siyang flash for the front at wala din siyang OIS. I think baka sa picture lang to or sa video. I'm not sure. Check din natin yan. It can video record up to 4K na 30fps at 1080p na 30fps.
Maganda yung high resolution video niya. I'm very excited to try it. Meron siyang Dolby Atmos speaker, meron siyang 3.5mm jack, 5,000 mAh na battery na pag ginamit ito up to 17 hours of internet time. Medyo matagal-tagal. Meron siyang 25 watts na fast charging feature. Gumagamit siya ng dual nano SIM. Meron siyang side fingerprint scan. Ayan, for the security purposes. Gumagamit siya ng USB Type-C. Meron siyang smart switch PC version. Ito ata yung parang pag kinabit mo sa laptop or sa TV ata, yung makikita mo yung desktop view ng phone ninyo, which is hindi siya magmumukhang phone, magmumukha siyang computer. At ito ay 4G and 5G ready. Kasi 5G na tayo ngayon, so it's 5G ready. For the body color, available ang green, blue, at brown. Nakita ko yung mga picture dito ng... Maganda yung picture ng green. Maganda rin yung blue, actually. Tapos ang SRP nito sa Philippines is 29,990. Ako saan? Nakita ko sa internet, sa website ni Samsung, 24,999. Parang... may minus siya ng 5,000. If doon kayo bibili directly sa Samsung. But sa mga stores, it's 29,990. Alright! Nakita nyo na yung specs and let's set up the Samsung M53 5G para magamit natin sa photography, internet, and also gaming. Are you guys ready? Okay, switch tayo sa back of the camera. Alright! Okay guys, dito na yung Samsung M53 5G from Samsung Philippines. So check natin yung kanyang body. Check it out yun. I think the color is brown. Yeah, I think so. Kasi ano siya, blue, green, ano ba yung mga color nila? Green, blue, at saka brown. So I think this is the color brown. So ito siya. This is the quad cameras na 108 megapixel, 8 megapixel, tsaka 2 megapixel. There's the LED flash. Kita niya dito. At ito yung front of the screen. At ito yung kanyang front camera na ilan nga ba to? 32 megapixel. Ayan. At sa right side is the ito yung power button niya na side finger na fingerprint scan. Tsaka volume rocker is nasa right side. Sa left naman is the SIM tray. Ayan, check natin ito mamaya yung SIM tray. At sa bottom is the mini microphone hole dito. At yung USB Type-C na slot tsaka I think may speaker dito. Ayan. So sa taas, I think para may microphone dyan. May sticker dito, hindi ko ba matanggal kasi this is a review unit. So kung tanggalin nga ito, pero hindi natin natanggalin pa kasi review unit lang naman natin ito. At we are here to set up the Samsung M53. Medyo magaan siya, no? Pero for the 6.7, which is parang okay na siya for gaming. Okay, fire up na natin ito, no? So hopefully this phone is naka-reset. Ayan na Samsung kasi ni-recharge ko na rin dito at ayan, we are now launching the Samsung Galaxy M53. I'm very excited, parang after 12 years makapaka-try na rin din tayo ng Samsung phone as a review unit. At ang dami natin na review yung phones na ngayon lang tayo makakapag-setup. Oh, I guess hindi pala siya naka-reset. Hindi siya naka-reset. So, I think it's from the other user. No? I'm not sure if I'm allowed to reset this phone. Let me check the phone. I don't see the settings. Ano settings nito? Yung ba yung style? Medyo naninibago ako. No? Para makita niyo. Lapit ko ng konti para makita niyo. Oh my God. May SIM card pa yata to. Oh my God. May number ako nakikita dito. Pero I guess there are some messages. Oh my God. Nadaming calls. Ano itong mga calls na to? Hindi ko alam. So, parang naka-January 1, 1970. I guess hindi pa siya naka-reset. No? Pero I'm looking for the settings. Hindi ko makita ko saan dito yung settings niya. Bakit walang settings? Ito yung settings niya sa loob. So I guess I need to restart this, no? Oh my God. I think may SIM card yata dito, no? I'm not sure. Okay, I guess I need to reset this phone. I'm not sure if I'm allowed to do a reset.
kasi it's i-check mo nga natin kung may laman yung gallery niya. Because the camera, wala naman yung gallery. Oh my god, may laman yung gallery. Ano ito mga to? Ano, shoot mo ito mga to. Para siyang ano eh. Parang kaninong pet dog to. There's a photos here. Mga cape, I think mga K-pop na. I think this is from the phone. Yata. Puro K-pop po. Puro K-pop. Not sure if it's really a part of the phone. Pero, okay, kaninong pusa to? I'm not sure kung stock photo to, no? I guess it's a stock photo. Pero, the setting is wrong. So, ayusin natin yung settings niya. Yung clock kasi mali eh. Where's the clock? So, huwag makikita yung clock dito. So, instead of, mag-set up pa tayo ng phone, no? I guess, baka may biometrics pang makarecord dito. So, I guess I need to reset this. I'll say goodbye to the photo. So, reset ko muna, guys, para mas safer tayo. I don't want to touch the settings. Alright, so reset ko muna to, guys. Wait lang, balikan ko kayo. So, ito na. I'm doing a reset of the phone. So, delete na natin to all para at least makapag-do tayo ng kumpletong review ng Samsung M53. Alright, so balikan ko kayo pagtapos ng reset. Okay, na-reset na natin yung phone. So, let's check it out, yo. On na natin to. Ito sa power button niya. Oh my God! Iba yung words niya. Kinabahan ako dun, grabe. So, let's click United States. Kinabahan ako dun, grabe. So, let's click Start. Grabe, naloka ako dun. Agree to all. Let's click Agree. Agree tayo dyan. Permission for Samsung apps and services. Hindi ko alam kung ano itong mga ito. I need to... ano ba ito? Nearby devices. Hindi ko alam kung ano itong mga ito. Agree na lang tayo. Choose a Wi-Fi network. Okay, kabit-kabit ko lang yung Wi-Fi. Wait lang. Okay, Wi-Fi now is connected. Now, the phone is doing a update. I think mag-update siya ng mga apps. Yung mga outdated na application, i-update niya. So, antayin natin to kung ano ba yung sasabihin niya. Okay, habang nag-update siya, no, let's check out the phone. Maganda siya, no? It's very light for a 5,000 mAh na battery. It's very light. Yung body niya, hindi ko alam kung plastic yung body or metal. Pero mukha siyang metal, eh. It's very shiny. Parang part metal, parang part plastic, eh. Maganda yung build niya. Pero I suggest, if you are going to get this phone, kailangan may casing kayo. Kasi masisira yung phone nyo pag walang casing. At pag nabagsak, sira. Ayan. So, copy apps and data. Don't copy tayo dito palagi. And let's check out. And checking now for more information. So, check natin yan. Nantayin natin kung anong sasabihin ni Samsung M53. At I'm very excited to try this. Also, mag-install na ako ng games. Para dire-diretso na tayo. So, here's my Google. So, login lang ako. Wait lang. And, na-add na yung aking Google ID. Ayan. So, getting the account info na. Nag-notification na yung mga phones ko to check if I'm the one who is logging in. At back up to Google Drive. Let's uncheck that. Use location scanning. Ayan. Let's accept. And let's... Uy! Bilis nito ah! Pasok na agad tayo sa face recognition. At least may inanong pala siyang facial recognition eh. So, let's continue. At gagawa muna tayo ng PIN. Let's create a PIN code. So, wait lang. Lalagin tayo ng PIN. Okay, yung PIN ko is okay na. So, we're now proceeding to the facial scan. Teka lang, ba't parang hindi gumagana? O, yung nangyari? I think the phone is accessing the camera kasi may nakailaw na camera dito eh. Okay, getting my phone ready. Let's check. So, may recommended app siya. Tinanggal ko siya kasi ayoko yung apps. And Samsung account, let's skip it. Skip natin to kasi we're just reviewing. Okay, you're all set up. Finish.
So, nag-reboot tayo kanina, no? So, yung facial recognition, tsaka fingerprint, yun na rin na-register. So, we're going to the settings. Ayan, settings tayo. Para i-apply natin yung security, yung biometrics and security natin. So, may pin code na tayo. Let's go to the facial recognition. Teka lang. Ayan, we're going to apply the facial recognition kasi kanina nag-crash yung phone eh. So, registering your face para hindi gumagana yung camera. No? Face recognition not working. Para hindi gumagana yung camera niya, yung front camera. I'm not sure why, no? Hindi ko lang alam kung bakit ganun. So, ito na yung fingerprint. Let's go to the fingerprint. Scan your fingerprint. So, we are going here. Ayan. Uy, mabilis, oh. For the side-mounted fingerprint scan and power button. Okay. 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 So, I think we're using an engineering unit, no? Hindi siya yung, ano, commercial release. So, okay na. We now added our fingerprint so we can unlock this. So, if I turn it on, nakalock yan. It will ask for my pin code. But, if I use my thumb, fingerprint tayo, boom! Or, that's, bilis to na. Subukan natin. Nakalock to. Uy, nabilis ah, for the fingerprint biometrics. So, this is the Samsung M53 5G. Let's check it out, yo. Ito yung kanyang UI. Okay naman. May mga apps na hindi ko kailangan. Yandex Zen, hindi ko alam kung ano yung mga yan. At may mga pending apps pa dito. I'm not sure. Bakit ganun. So, some of the apps are updating. There's no Facebook, no? Parang wala akong nangita ang Facebook update. Ay, may Facebook naman pala. Facebook. And, ano pa ba? Game Launcher, Yandex, Samsung Free, 2GIS. At yun lang yung mga preloaded na apps niya. Ito, may mga ibang browser dito. Ayan. So, I guess yung mga nakastore dito is binura na natin. Ah, okay. It's wala talaga siya. So, let's try the camera. So, this is the... we're trying the rear camera, no? So... yung rear camera niya is merong quad camera and a 108 megapixel with 8 megapixel tsaka dalawang 2 megapixel. So check tayo ng photo. I think we're trying the rear camera. No? This is a rear camera. Let's try natin yung zoom. A man from Manila. Ayan. The zoom is nice. Check natin yung quality. Okay naman. And pero ba siyang wide angle? 0.5. It's the wide angle. Wow, check it out, yo. I really like the wide angle, ah. Yung normal is this the normal thing? Ito ata yung normal niya eh. Pero kailangan ata naka 1 eh. 1x is the normal, 2x is the zoom. So kanina naka-default ng 2. So let's try the nakita ko aperture siya. Eh. Aperture niya is a point ato. 0.5 is what's this 0.5? Oop. Para naliloko ko yung camera. Ah, it's the ano pala, it's the zoom pala tong mga to na sa gilid. It's a zoom. Ayan, for example ito. Okay, for fast kumbaga navigation. So settings ng camera is scene optimizer, may shot suggestion swiper, high quality picture, save selfies. Oh, meron siyang video stabilization. Ah, okay. Pati sabi doon sa internet no OIS. So meron siyang video stabilization, guys. Confirmed. And watermark, you can add watermark, or I guess we can use this camera later now for taking photos. At let's try the selfie, and this is the selfie camera. So this is the Samsung M53. Okay naman siya kasi may ilaw tayo eh, kaya maganda yung ilaw natin. At may mga ano tong there's a wide front camera. This is the normal, this is the wide. Konting wide lang.
pwede na, laking tulong na rin yung for groupies and ano, in selfies, no? At meron dito something. So this is the filters. So pwede kong baguhin yung aking eyes, aking chin, aking tone ng color. Ayan, nababago. Smoothness. Ayan, para mawala akong. Para very sharp lang siya. Ay, grabe, nagbago yung mukha ko. Yung mukha akong anime because of the filter. Ayan, oh. Cute, oh. So, yeah, up to you. Pwede mo naman siyang i-disable naman after. Ayan, click mo na lang itong... So, mayroong my filters dito. I think for the colors. Ayan, for the colors. And for the face, the original, go to the face. Pwede mo siyang i-off eh. And off mo na lang din mo. Filters, for filters is more on the colors. Ayan. Black and white and filter strength. Okay. You can do that also to the rear camera. For the sizing ng photo, 9:16. Kung gusto mo full screen, pwede. Ayan, full screen. Actually, hindi ko gusto yung full screen. I like the 3:4. Meron dito nakalagay na 3:4 na 32 megapixel. I guess this is for the rear camera yata. Oh my god. 32 megapixel, hindi ko magets, no? It means that if I take a photo, that's 32 megapixel for the front camera. Yes, kasi tama kasi yung front camera niya is 32 megapixel. You can get a much more clearer photo ng selfie in 32 megapixel. Problema nga lang, I think wala atang filter eh. Can I add filters? Hindi pinakita kung wala nang naka-indicate if you can use filters sa 32 megapixel na front camera. Let's stay na lang tayong ganito para maganda yung selfie natin. For the video, this is the front camera at nakaano tayo. UHD is you can shoot at 4K 30fps. Oh my god. So, pwede siya mag-shoot ng 4K, no? Yung 4K niya dito is UHD. This is the high resolution. Oh my god. Oh, nagabi nag-video na kagad siya. This is 4K. Yeah. Ako, malaki file nito. Stop na natin. And, bakit nag-auto-record siya? Oh my god. Oh my god, nag-auto-record siya. Nag-auto-record siya. How do I stop it? Hindi ko alam ba't siya nagre-record mag-isa. Oh my god, nagre-record siya mag-isa. I think naka-auto ata siya eh. Pag naka-auto selfie ata eh. I need to stop it. Dito tayo sa FHD is 1080p. Para siyang 30. Para siyang ano, no? 60fps. Oh my god. It's voice command. May voice command siya. Let's go to the settings. Auto FPS. Video stabilization is on. Parang... Walang ano. Wala ba dito ano? How do I need to remove that auto record? Para pag nagsalita siya, auto record eh. Okay, pag nagsalita yata ako magre-record. Magre-record ba? Oh, nawala na. Wala na. Oh my god. Magre-record pa rin din siya. Ano nangyayari dito? So, hindi ko alam what's going on. You can also add the filter na rin din pala for your selfie na video. Ayan. Oh my god. Nalilito na ako. Ang dami kasi. Nagre-record kasi siya mag-isa. Hindi ko alam kung bakit. So, let's switch to the rear camera. Ito yung rear camera niya. So, ganda ng kulay, oh. So, yan kinaganda pag AMOLED, eh. Sabi nila may stabilization daw yung rear camera. So, let's check it out, yo. Ayan. Sabi, puro camera na lang yung nire-review natin. So, this is the video. Parang di, wala, eh. May shaky pa rin, eh. Hindi ko mag-gets kung bakit yan, oh. Let's go to the... Ito. May icon na parang may kamay, na parang palakpak. Super steady. Yan, super steady is on. So, this is the stabilization. Subukan natin. This is the stabilization. So, wala tong shaky. Subukan natin. And we're recording at 1080p 30fps. So, ito yung may stabilization. Check namin kung maganda yung stabilization niya. Okay lang. Let's use a shaky. Pwede na. Nga lang parang medyo crop siya ng konti.
Check nga natin. Pag tinanggal ko to, ah, ba't ganun? Ba't ganun? This is walang steady on. Ito yung may steady on. Oh, medyo may pagka-wide ng konti yung steady on niya. Nga lang, may konting bawas na quality ng picture. Okay, what else? Wide din for video. Meron din siya. No problem. And more. Let's go to more. May food. Ito na yung mga panorama. Single take. Ano itong AR zone? Meron silang AR zone. Bixie Vision. What is Bixie Vision? To discover. Ah, okay. Ito yung mag-discover. Oh my God. So, check lang natin ito. Kung mag-discover niya yung itong laruan ni Jaya. Ano ba to? Looking for something interesting. Paano to? Taking a picture. Okay. Hindi niya ma-scan eh. So, looking for something interesting. Show more result. Ah, ito na. Show more result. Okay. Yung mga toys yung lumabas. Yung mga Funko Pop. That's kanya. Okay, that's it. So, ayan, I guess this is it, guys, for the end of our video. Check na lang yung camera, and if you want to see the specs, at it meron dito, diba, about the phone. So, ayan, MP53. Ayan. Baba. Okay. Software, ayan, Android 12. And system niya is upgraded nung September. Build number, etc, etc. So, I guess that's it, guys, for the Samsung M53. Medyo na-challenge tayo sa pag-setup nito. And I'm going to install some games. But first, I need to update the Facebook app para at least, ano siya, updated na rin din siya. Okay? So, that's it, guys, for our phone feature of the day, Samsung M53 5G. So thank you guys for watching. Mayroon din siyang side menu din pala, o pag kiniklik mo dito, no, side menu, you can customize that. So that's it, guys. Thank you guys for watching. So don't forget to subscribe, like, and comment, and I'll see you at the next video, vlog, adventure. Thank you so much, Samsung Philippines, for lending a review unit, engineering unit. So ayun, kita-kita sa next tech vlog adventure. All right.